Gaano ba kaimportante ang magtaglay ng positibong kaisipan sa panahong ito? Magsasabi kami ng limang kabutihan kung tayo ay nag-iisip ng pawang positibo lamang. Una, uunlad ang pagpapahalaga natin sa ating sarili. Ang naka-positive mindset ay makikita niyang maliwanag ang maraming magagandang bagay at mga katangian sa kanyang sarili na hindi matatagpuan sa iba. At dahil positive thinker siya, ay makikita niya ang napakaraming blessing sa buhay niya. Marirealize niya na napakaswerte niyang tao kumpara naman sa iba. Mapapahanga ka na lamang na ganyan ka palang ka-bless. Dahil dito ini-invite kita na humarap ka sa isang salamin at pagmasdan mong mabuti ang iyong sarili. Makipagtitigan ka sa taong nasa harap ng salamin. Kung ikaw ay babae, ay sasabihin mong, napakaganda ko pala. Kung ikaw naman ay lalaki, napakakisig ko pala. Pangalawang benepisyo, lalo kang magiging matiisin at matalinong nagtitiyaga. Kapag naka-mindset ka sa positibo, makikita mo na sa bawat madilim na panahon ay may matatanaw tayong kaliwanagan. Hindi puro kadiliman lang, may liwanag din. Maaaring may madidilim na panahon na yugto ng iyong buhay. Maaaring may mga pinagdadaanan ka ngayon. Pero kung nakapanig ang ating kaisipan sa positibong pananaw, ay masasabi natin na magliliwanag din ang lahat. Kaya anumang suliranin natin ngayon, anuman ang mararanasan natin ngayon, one day matatapos din ang lahat ng yan. Kaya sabihin natin palagi sa ating sarili, ang mga solusyon sa lahat ng ating problema ay parating na. Huwag tayong maiinip, huwag tayong papanawan ng pag-asa. Ikatlong benepisyo, higit kang masisihan dahil sa iniuukol mong pagmamahal at pagpapahalaga sa mga taong nagpapahalaga sa iyo. Kung may positive mindset ka, mai-enjoy mo ang anumang relationship na papasukin mo. Mai-enjoy mo ang family mo, ang anak mo, ang asawa mo, friends mo at iba pa. Bakit mo sila na-enjoy? Dahil nakatingin ka sa positibo sa kanila. Dapat mong tandaan, kaya sila ibinigay sa iyo at sila ay nandyan sa tabi mo o sa paligid mo ay upang bigyan ka ng kasiyahan sa buhay. Kung mayroon kang positibong kaisipan, hindi mo makikita ang mga maliliit na problema. Mas mabilis kang magpatawad. Mas madali kang makalimot dahil wala ka sa negatibong kaisipan. Bago tayo magpatuloy, may kwento ako. May dalawang lalaking nakatayo sa dalampasigan, pero hindi sila magkakilala. Yung isang lalaki ay akay-akay niya ang alagang aso. Kinausap niya ang isang lalaking tatayo-tayo lang sa dalampasigan. Sabi ng unang lalaki, "Pare, alam mo ba, itong aso ko eh, napakatalino." Sabi ng pangalawang lalaki, "Ganun ba? Paano mo nasabi?" Sabi ng unang lalaki, "Tignan mo ha, patutunayan ko sa'yo." Dumampot ng kapirasong kahoy at inihagis sa tubig ng dagat. Ang aso ay tumakbo sa ibabaw ng tubig upang kunin ang kahoy. Sabi ng may-ari ng aso, "Nakita mo ba ang ginawa ng aso ko, pre? Di ba ang talino?" Sabi ng pangalawang lalaki, "Eh di wow, pero yung aso mo, hindi matalino." Nagtanong yung unang lalaki, "Bakit mo nasabing hindi matalino ang aso ko? Nakita mo naman ang ginawa niya, di ba?" Sabi ng pangalawang lalaki, "Oo, hindi matalino ang aso mo. Dahil ang aso mo ay hindi marunong lumangoy. Oy, oy, oy." Hindi ba may mga ganyang tao? Ang laging nakikita ay ang kakulangan o kapintasan. Halimbawa, nagluto si misis ng ulam mo. Nagpakahirap sa paghahanda. Umastos, napagod. Pero nung tikman mo, sinabi mo, hindi masarap. Enjoyin kung ano ang meron tayo. Pang-apat na benepisyo, mas matagumpay ka sa lahat mong gagawin. Kapag positibo ka, makikita mo ang opportunity of growth. Kapag negatibo ka, ay makikita mo yung mga hirap, walang pera, mahirap ang lugar nito, mahirap kumita ng pera, mahirap pakisamahan ng mga tao dito. Pero kung positibo ka, saan ka man makarating na lugar, ang nakikita mo ay ang pag-asenso, masasaya ang mga tao sa paligid mo, ang ganda ng lugar para tuparin ang mga pangarap mo sa buhay. At ang panglima na benepisyo, kapag ikaw ay positive thinker, ikaw ay mas masayahin ang tao. Magaan ang pakiramdam mo sa lahat ng bagay, anuman ang makita mo, sino man ang makasalamuha mo, anuman ang gagawin mo sa buhay, masaya ang pakiramdam mo sapagkat ikaw ay positive thinker. Hanggang sa muli, abangan ang mga susunod pang video. Salamat po!
Oh, di ba ang galing-galing? Kaya huwag kalimutang i-like o i-share ang video ng ito. Kung ngayon ka lamang nakapanood sa aming video, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa PowerSense channel at pindutin ang bell button upang kayo ay ma-notify agad kapag may bago kaming video. Hanggang sa susunod at maraming salamat mga ka-PS.